Okay, so lesson 3 na tayo ng ating fluid mechanics subject. So again, welcome sa ating virtual classroom. Welcome sa ating channel. So, sa mga bago pa dito, ito na nagbibigay tayo ng mga tutorial lecture videos sa different engineering subjects. So ngayon sa lesson 3 ng ating fluid mechanics, pag-uusapan natin yung tungkol sa viscosity. No? Viscosity, ang symbol natin is yung tinatawag natin na mu. Okay? So, maliit na U. So, ano nga ba yung viscosity? Bale, ito ay second part pala ng ating lesson on fluid properties. So, nauna na natin na-discuss yung properties associated with mass and weight. So, meron tayong density, specific weight, and specific gravity. No? Unit weight, specific weight, and specific gravity. Ngayon naman ay pag-uusapan natin yung tungkol sa viscosity, which is another property of fluids. So, definition ng viscosity, it's a measure of a fluid's resistance to deformation under shear stress. In layman's term, viscous means, or viscosity means, gaano kalapot yung isang fluid. No? So, i-compare mo ngayon yung dito sa picture natin, we have honey, and then you have water. Mas viscous yung honey natin kaysa water kasi mas malaki yung resistance niya to deformation under shear stress. So, mas, di ba yung flow is yung wala kang resistance to shear, di ba? Flows under shear stress, yun yung definition natin ng isang fluid. Pero pag malaki yung resistance mo dun sa shear stress, ibig sabihin, hindi ka masyadong magpo-flow. So, yun yung viscosity. No? Kung mas malaking resistance, mas viscous yung fluid mo. So, compared sa honey tsaka water, dito sa image natin, mas viscous yung honey kaysa water. Ibig sabihin, mas malapot yung honey kaysa water. Other viscous fluids include oil, and then you have molasses, mga ganun. So, hindi masyadong nagpo-flow compared sa ibang fluids. Okay? So, para sa discussion, balikan lang natin ng konting review lang sa solid mechanics. Kasi na, dito kasi galing yung equation natin for viscosity. No? Merong shear stress. So, force over area, tapos yung force mo is direct aligned siya ng area mo. No? So, ito yung direction ng force mo, and then ito yung area. So, parallel bali yung force mo at saka yung area na acted upon by that particular force. No? And then, shear strain is a change in angle of a cubical element that was originally a right angle. So, kung maalala niyo sa solid mechanics, especially sa mechanics of deformable bodies, meron tayong tinatawag na strain. So, ang strain is, meron kang perfect na cube. So, pag nag-change yung shape mo, naiiba yung right angles niya into acute or, yun, naging acute angles. For example, so yun yung strain. Ang change ng angle mo from the 90 degrees to the present na angle, no, after mong ma-apply yung shear force mo or naka-experience sa stress yung object mo. So, it's a change of angle of a cubical element that was originally a right angle. So, kung sa Bisaya pa, napihing. No? So, that's shear strain. Meron din kasi tayong tinatawag na normal strain. So, iba naman yun. So, ito naman shear strain. It's a change lang ng angle. Ang normal strain is yung elongation or compression. So, iba naman yun. So, meron din tayong tinatawag na Hooke's law na yung strain mo is proportional with stress. So, ito yun, no? And then, yung proportionality constant ay yung tinatawag natin na shear modulus. So, shear stress is proportional with strain, and then yung proportionality constant natin is yung shear modulus. Okay? So, sa fluids, meron tayong, ito, solid mechanics to, di ba? Sa fluids naman, ganun din, no? Yung equivalent value nito na equation, shear stress, and then yung proportionality constant natin is yung tinatawag natin na viscosity. So, yan. Yung shear modulus para sa fluids ay yung viscosity, and then ito yung strain. Okay? So, yan. Konting derivation lang. So, ganito bali yung visualization ng pag-derive ng equations ng viscosity. So, imagine lang na this one is parang body of fluid, tapos meron kang, for example, meron kang moving plate dito sa taas, ito naman ay rigid. So, pag apply mo ng shear force dito, shear force kasi parallel yung force mo sa
area, okay? So pag-apply mo ng shear force, gagalaw yung sa taas. Ito naman is since rigid. Hindi na, imagine lang na meron kang plate dito, tapos in between the moving plate and the rigid plate is your fluid. So ito yung velocity profile ng fluid. Ibig sabihin, zero yung velocity mo sa bottom, maximum velocity mo naman dito sa surface. Okay? So pag-apply mo ng force, mag-move yung sa taas, yung sa baba hindi. Ibig sabihin, pag-move ng sa taas, meron kang ito. Di ba ano lang to? Velocity and then you have delta T. So V times delta T, that's distance. Di ba? Velocity equals distance over time. Therefore, velocity times time is distance. So this is the distance traveled by your original element to this point upon the action of your shear force. Dito naman, ito lang yung distance na matatravel niya. End to end pa rin, no? Since di naman gagalaw yung bottom part natin. So, yan. So, meron kang distance traveled na ito lang, bale, no? Itong amount lang nito yung distance talaga na difference ng top tsaka bottom. Di ba? Na gets ba, no? Ito lang yung difference ng top tsaka bottom na travel kasi ito, pag galaw, hindi naman siya nagbago yung angle niya. Ito naman nagbago. So, yan. V plus delta VAT, ito yung sa taas, minus VAT yung sa baba, equals ito, no? How much angle was, or how much is this particular distance, which is equal to delta V, delta T. Okay? So, strain, which is sabi natin kanina, ang strain nga ay yung change na angle from the original right angle to this one. Okay? So, this is the strain, which is just equivalent to opposite over adjacent. So, pwedeng sabihin sana natin na since angle naman to, pwede sana natin sabihin na tangent of this angle is delta V delta T over delta Y. But since for small angles, sine theta is just equal to theta and then tangent theta is just equal to theta. So, equal lang yung tangent nito tsaka ito lang. So, kaya diniretso na dito. Okay? That's for small angles. Yan. So, strain natin is just equal to ganitong equation and then ilipat natin yung delta T dito. So, we have strain per unit time. Meron tayong strain per unit time is just equal to the change in velocity over the change in Y. Okay? So, bali ito ay maliit lang na particle from this volume of fluid. Okay? So, as delta T approaches 0 and delta Y approaches 0, we have this equation that the strain is just equal to, ito kasi ano lang eh, approximately equal, no? Di ba yung sign na yan, approximately, but as you do the limits, as delta T approaches 0 and delta Y approaches 0, magiging strain equals the change in velocity and the change in Y. Okay? And then you have the shear stress just equal to, kasi diba sabi natin kanina na strain or stress is just proportional to stress. So, and the other way around, of course, the strain is also proportional to stress. Ito. So, ito lang. Ibabalik mo lang yung Hooke's law dito. So, this one is just equal to stress times the proportionality constant, which is viscosity, and then you have the rate of strain dV dy. So, bali, ito na yung shear stress ngayon. Ito yung viscosity, which is the proportionality constant, and then you have the rate of strain na dV over dy. So, ito na yung relationship natin ng tau or shear stress and viscosity. Ayan, no? Again, this is shear stress, this is viscosity, absolute viscosity, and then you have the change in velocity and change in Y. So, by the way, meron tayong tinatawag mamaya na kinematic viscosity. Itong mu na symbol is the absolute or dynamic viscosity. No? So, units, units ng ating ang unit ng ating viscosity is Newton times S per square meter. No? That's sa SI. And then in English, you have pounds times S divided by feet
square or foot square. So yun yung unit ng ating viscosity. And then common unit for viscosity is poise. Bali ito yan, no? 1 dyne SCM square or 0.1 Newton. Bali 0.1 nito is 1 poise. 0.1 Newton second over meter square. Ito yung value ng viscosity of water at 20 degrees Celsius, 1 centipoise. So, or 10 to center negative 3, etc., etc. Ito yung sinasabi natin kanina, meron din tayong tinatawag na kinematic viscosity, which is the relationship between absolute viscosity and density. So, ang unit natin is square meter per second or square foot per second. So, makikita lang natin dito na as pag medyo mabigat yung fluid mo, mas malaki yung density mo, mas maliit yung kinematic viscosity. Okay? So, yun yan, dalawa. Dynamic viscosity and kinematic viscosity. The dynamic viscosity is which is a function of shear stress, velocity, and y. And then you have the kinematic viscosity, which is a function of dynamic viscosity and density. Okay? So, para maintindihan natin, sample problem tayo. So, here's a board, which is 1 meter by 1 meter. Square bali to, no? That weighs 25 newtons, slides down an inclined ramp. Ang ramp natin is may slope 20 degrees from the horizontal with velocity of 2.0 cm per second. So, velocity, and the board is separated from the ramp by a thin film of oil. Bali, ito sa in-between ng board mo tsaka yung ramp, merong oil dyan, kaya nagsaslide yung board mo, no? So, and then the viscosity of the oil is 0.05 Newton square meter. So neglecting edge effects, calculate the space between the board and the ramp. So space between the ramp and the board. So ano yan, no? So why di ba? Kasi yung sa drawing natin kanina, yun yung space bali between your moving plate and your non-moving na bottom. So yun yung y, so between ng dalawang plate. So, dito yun yung space between the board and the ramp. So that's y. So tingnan natin yung mga given, meron tayong area. So saan natin magagamit to? Shear stress, kasi yung shear stress natin may force over area. Meron tayong weight, and then we have the slope, velocity, so meron tayong dv, and then viscosity. So ang hinahanap natin dito is dy. Okay? So anong significance ng weight? Ito yung nabibigay ng shear or nagko-cause ng shear, yung weight. Okay? So meron tayong free body diagram dito. Of course, ang weight natin is downward, pero meron siyang component na normal and tangential with respect to your board. And then merong shear in between your kasi nga nagsaslide yung ramp mo dun sa film ng oil. So ibig sabihin may shear na nangyayari in between the surface of the ramp and your oil. So yun, kaya may shear force. Ito naman yung normal na force ng ating weight. Okay? So yan. So summation of forces along the x-axis, yung x natin is directed sa orientation na to. So meron tayong x component na ito, F tangential, and meron tayong F shear. So F tangential and F shear. Ang F tangential is x component of your weight, which is W sine 20 degrees. Sine 20 degrees. Kasi ito ay 20. So pag andito yung 20 value, no? This is 20 degrees. Tapos ito yung x component ng weight. So which is opposite of your 20. Okay? So ano ba? Okay? Baka medyo confusing, no? Kasi ito 20 degrees, pero ang sign dito ay ganito, no? Actually ganito 'yan, no? Yung line. So ito ay 20 degrees din. Ibig sabihin yung line dito, which is the x component, is sine of your 20 degrees. Okay? So ang shear naman natin is of course the shear stress divided by the area, or times the area. Okay?
So double is sine 20, and then you have the F shear, which is shear stress times area. Kasi yung shear stress naman is F over A. Okay, ang kailangan natin dito is somewhere dito, no? Kasi dito yung dV and dy. Okay? So shear stress, yung equation natin na given kanina is viscosity dV over dy. So given dV, given mu, given A, dy is unknown. Therefore, dy can be solved by ito, ililipat natin sa kabila, and then yung W sine 20 is ililipat natin sa kabila. And then substitute values, we have given mu, given dV, given yung W and sine 20 degrees, and then you have the area, which is 1 by 1 meter square. Okay? And then dy is 0.000117 meters or 0.117 mm. So sobrang nipis lang ng film na oil na yun, masaslide yung magsaslide yung ating 1 by 1 meter na board. So I think yun na yung example natin. So that's all about viscosity. So siguro magbibigay pa tayo ng additional sample problems ito, no, sa later, para yun, marami pang applications and ma-absorb pa, no, yung concept ng viscosity. So yan. Yun. Sana ulit ay nakaka-catch up. So pag may mga questions again, huwag mayang magtanong, mag-comment, and may mga students na ako na nag-comment sa mga previous na video. So good for you. May mga nanghingi na rin ng presentation. So yun, pag nagbibigay tayo ng mga kung alam natin na makagamit. So anyway, that's it for this lesson. So see you again sa susunod na upload. So thank you again sa pakikinig at panonood. So see you.